Ayan, magandang hapon guys. So, samahan nyo ako sa ginagawa kong project ngayon. Ito yung tinatawag nilang RAS o Recirculating Aquaculture System. Recirculating, ibig sabihin, iniikot yung aqua, yung tubig, sa isang sistema para makabuo tayo ng isang environment kung saan sustainable para sa mga isda. The same time, tipid para doon sa may-ari kasi hindi na niya papalitan yung tubig. Paikot-ikot lang, kaya recirculating yung tubig. So, para magawa to, meron tayong isang tank. So, fish tank o fish pan. Ang laki nito is 4 meters yung diameter. Taas niya is 1.3 meters. So ngayon hindi nyo nakakita pero sa ibang mga video si-share ko sa inyo yung gitna nito kasi is ano siya, parang cone shape. Papakita ko sa inyo kung paano ginawa. Cone shape siya tapos yung gitna niyan may butas. Yung pinakagitna niyan may butas na may tubo papunta rito. Punta dyan. So, ito yung, sa ngayon, ito yung nilalabasan niya pag magpapalit kami ng tubig. Nagka-i-drain namin yung dumi galing doon sa loob. Ayun! Kaya natin siya ginawang circle kasi mas madaling mag-drain ng dumi pagkapa-circle siya. Nangyayari kasi dito is magkakaroon siya ng pump galing doon sa sump. Diyan. Nalalagay tayo ng pump. Nakita niyo yung hose na yan, green na yan. Ayan, ideally, ganyan yung daan ng tubig. Tapos babagsak siya dyan. Tapos, paikutin niya yung tubig dun sa loob ng circle na pan. Pag pinaikot niya yung tubig, imagine nyo, iikot yung tubig na ganyan para siyang ipo-ipo. Ipo-ipo na siya. Ang tendency ng dumi o yung mga poops, mga tae ng isda is pumunta siya sa gitna. So, pag pumunta siya sa gitna, may butas dun sa pinakagitna, dun pupunta yung poops. Pumunta yung poops dun sa gitna, since meron tayong drain, galing dun sa gitna, pupunta dito,
Didiretso, didiretso dito yung so from there, ayan o, nakikita nyo. Hindi pa natin dinedrain ha, pero nandiyan yung mga dumi. Ayan, so from there sa loob, sa center, pupunta dito yung gagapang dyan, yung dumi. Tapos, dito tayo maglalagay na exit. Exit, nakaka-level no tubig sa loob. So, magli-level siya. So, parang yung level na ginagamit ng mga karpintero. Li-level yung tubig through gravity, aangat siya dito. So, kung ano yung level ng tubig sa loob, papantay siya dito sa labas. Ayan. Tapos, ideally, yung dumi is gagapang din, papunta doon sa exit. So pag may exit na dito, ilalagay tayo na. So aside from dito sa tatlo na to, maglalagay pa tayo ng isang filter dito. Isang box filter. Ang tawag doon ay sieve, sieve filter. Sieve filter parang may screen siya, sasalain na niyo yung mga poops bago pa pumunta dito sa tatlong to. So pag nasala na dito yung dumi, sa isang box dito sa gilid, lalagyan natin siya ng isang tubo papasok dito, papasok sa ilalim. Nandito na, lalagyan natin to ng mga foam tsaka screen. Dito ng foam ay foam ng screen muna, syempre mas malaking butas muna, tapos screen, mga tatlong screen dyan, yung kulambo. Oo, screen na kulambo. Ganyan. Tatlong layer, tapos at tayo maglalagay ng foam. Yung foam, yung mga sa higaan. So, foam. After the foam, yan na. So, angat na dito yung tubig. Pag angat ng tubig dito, pupunta na siya sa next na drum. Sa next na drum, so, imimimik natin yung ilog. Sa ilog, ang daming bato, di ba? So, yun. So, lalagyan natin siya ng maraming bato. So, graba. Tapos, syempre, yung malaki muna sa ibaba. So, dito, lalagyan natin medyo malaking graba. Next level, lalagyan natin ng mas maliliit. Yung tipong pebbles. Tapos, next level is uling. Ang ganda raw kasi charcoal. So, last yung uling. Siguro lalagyan natin sa ibabaw ng damit. Oo, ng tela. Para yung uling, hindi siya pumasok dito sa, o hindi siya pumunta sa susunod na stage. Na third drum natin, ang ilalagay natin mga plastic cups, K1, mga ano po siya, biofilter. So, ano ba yung biofilter? So, yung biofilter po, isya yung nagiging bahay ng mga beneficial bacteria. Yung beneficial bacteria po, siya po yung magko-convert ng ammonia. Ammonia po kasi nakakalason siya sa mga isda Yung po yung mga galing sa dumi ng isda tsaka sa mga hasang nila. So yung ammonia ay ko-convert ng mga bacteria dun sa mga plastic cups natin into nitrate. Opo. So yung nitrate medyo acceptable na siya doon sa mga isda. So magagawa po natin 'yon sa pamamagitan ng pag-i-introduce ng oxygen doon sa mga beneficial bacteria. Tulungan natin silang i-convert yung ammonia to nitrate. So ang gagawin po natin dito, lalagyan natin ng mga K1 tsaka plastic cups. Tapos gagamit po tayo ng oxygen pump. Ayan. So, pupunuin po natin yan. Sana mapuno. Mahal kasi yung K1 Konti pa lang yung collection natin ng mga cups. Ayan. So, from there, ayan, aangat ulit yung tubig. Pupunta siya dito sa sump. Sa sump po, ang plan natin dito sa sump, medyo malaki siya. So, lalagyan natin to ng additional na
pang-alis ng ammonia, which is plants. So, lalagyan natin ito ng kangkong, tsaka ng asola. Ayan. So, itong puno sa taas, babawasan din natin para yung sunlight makapasok dito. Ayan. So, ito na po yung sump. So, sa sump po, lalagay tayo dito ng water pump. Yung water pump po, magdadala ng tubig galing dito, papunta dun sa loob. So, ang plan po natin is yung water pump, lalagyan po natin siya ng ito ng venturi. Para yung oxygen is mahalong mabuti doon sa tubig. Amazing. Nawala na yung mga azola. Ayan. So, ngayon po, ang laman pa lang ng pan na to is 100, nasa 100 pieces. Kaya po, hindi pa natin kailangan mag-introduce ng oxygen or ng water pump. Ideally po kasi, sa setup na to, 2,000 pieces ng tilapia yung pwede nating alagaan. Kung magandang maganda yung setup natin, siguro kaya pa natin sa 2,500. Ayan, so sa mga next video po, samahan nyo ako, papakita ko sa inyo yung mga development. Kung isang gagawin pa natin filter dito, yung sieve, box filter. Papakita ko rin po sa inyo yung paano namin nagawang mag-alaga ng 300 tilapia.